Good morning mga kahito. Update tayo sa ating mga fingerlings na inilagay natin dito mga kahito sa ating earth pan na 3x6 1,300 pieces fingerlings. Pakainin natin mga kahito. Ayan mga kahito. Medyo malaki na sila mga kahito. Yan, kain. Yan. Pag magpapakain ako mga kahito, dahil territorial yung mga hito natin, hindi ko sila nilalagyan sa isang lugar lang, kundi sa lahat ng kanto ng ating earth pan mga kahito, nilalagyan ko. Kasi hindi maglapit yung iba. Kasi matakot yan sila mga kahito. Kaya puntahan talaga natin. Ito ang mga isa sa mga sikreto. Lalo na pag fingerlings pa lang sila mga kahito. Dapat round talaga magpakis yung manok ko mga kahito. Tinutuka yung aking fingerlings. So, oh, walang hiya tong manok na to. Kakatayin ko talaga to. Para makaulam tayo ng sinabaw na manok. Ayan mga kahito. Ayan. Kaya pag umaga, maaga akong magising mga kahito. Kasi pag may mga fingerlings na ano, makikita ng mga manok, tinutuka. Kasi yung tubig ko halos umabot na sa dito sa ibabaw mga kahito. Kaya binabantayan ko sila. Kung makikita ninyo mga kahito, ayan o. Oh, yan. Yan ang flooring. So malapit na, kaya nang maabot sa manok. Walang hiya itong manok ko mga kahito. So isa yan sa sekreto mga kahito. Pag kayo'y magpapakain, huwag nyong isabog sa isang lugar lang. Dapat nakapalibot mga kahito. Para yung hindi makapunta doon na mga fingerlings, makakain din sila kasi ang style mo sa pagpapakain ay nilibot mo talaga mga kahito yung round ng ating earth pan para lahat sila makakain. So sa one week na ito mga kahito, mula nung tinanggal ko sila sa ano, sa muskit sa Colombo. Tapos hindi talaga maiwasan, may nakuha akong tatlo yata na na-overfeed. Lumubo yung tiyan. So medyo matakaw siguro sa kain. Kaya ayun, namatayan tayo ng tatlo. Tapos may isa ngayon na may nakita akong isa. So okay lang yan. Hindi man talaga yan ma-perfect mga kahito. At least sa 1-3, bali apat na kasi may isa akong nakita mga kahito. So apat na ang ano, nakita natin namatayan tayo. Dahil ano yan, sa overfeed yan. Kasi may matakaw talaga. Ayan. Malakas yung ano natin, no? Yung supply ng bubbles. Ayan, may oxygen. At least kahit nag-overfeed tayo, kahit nag-overstocking tayo mga kahito, hindi sila kakapusin ng oxygen. So mga kahito, may malaki na oh. Halos mag 5 inches na mga kahito. Iwan ko lang kung makita ninyo sa camera. Lumaki na. Hindi parang against the light mga kahito. Yan. Ang naubos ko sa pagkain mga kahito, 2 kilo at kalahati.
sa 1 week na nandito sila sa earth pan na tinanggal ko sa ating ano, Kulambo. So doon tayo mag-start mag-compute kung ilan ang magagasto natin mga kahito hanggang makapag-harvest tayo. So 2 kilo at kalahati, ang kilo ng zero PE0 na tati na pinapakain ko ngayon is tag 81 ang kilo mga kahito. Yan. Yan. Nakawala ng makawala ng stress mga kahito. Lalo na pag makikita mo na maliliksi yung ano, maliliksi yung mga alaga nating ito. Ang inaalala ko ngayon mga kahito, kung napapansin ninyo, ipo-focus natin. Ito yung problema ko mga kahito. Kasi yung gilid parang sinisira nila mga kahito. Ayan o. Focus natin mga kahito. Ayan o, dyan sila o. Oh. Parang nabubutas na. So, ang laki nito mga kahito ay nasa mga 3 inches, 4 inches, may 5 na yatang nakita ako. Ang inaalala ko ngayon, ano kayang mangyayari pag umabot na ito ng 3? Kasi ang distansya nito mga kahito doon sa aking breeder, ayan, dyan. Yan, mga breeder ko yan mga kahito. Ano lang, yung stockpile, parang 1 meter. Ay, hindi. Oh, 1 meter. 1 meter lang mga kahito. Ang inaalala ko, baka gigibain nila pag malaki na. At yung ano, baka magkahalo-halo. Sa bagay, medyo malapad pa man. Tingnan ko lang, obserbahan lang natin. Ayan o. Dito yan sila o. Yan. Yan sila sa ibabaw. May puno ito ng chimilina mga kahito. Kung makikita ninyo, may malalaki ng ulo. So, medyo lumaki na talaga sila mga kahito. Kasi nakawala na sila sa Kulambo. So, update ko lang kayo. Baka ang plano ko nito sa susunod mga kahito, sana magkapira tayo. Lagyan ko ng siminto siguro ang gilid. Sisimintuhin natin. Pailan natin ng hollow block. Pero yung flooring, hindi na. Yung gilid lang para hindi magiba. Ayan o. Hindi nila gibain. Tapos i-finishing natin yung tapos ng finishing plaster din finishing para madulas makinis yung ano simento. So yan siguro ang plano natin sa susunod. So tingnan na natin kung anong mangyayari sa gilid. Ang dito lang banda ang inaalala ko mga kahito kasi may breeder eh. Siguro baka next week makapagbutas tayo doon sa kabila. So okay lang yon kung hindi pa natin mapailan ng hollow block. Ang dito lang banda mga kahito. Baka magiba ba? So dahan-dahan nilang ginigiba kasi malambot yung lupa kasi palaging may tubig. Ito yung inaalala ko mga kahito. Gikain. Eh.
Yan. Kaunti-unti lang yung nilalagay ko mga kahito pag makikita ko na na may mga feeds na na ano na lumulutang. So, stop na. Ibig sabihin, busog na yan. Dito talaga sila palagi makikita ko mga kahito. Yan. Diyan sila. Dito sa puno ng kahoy. Yan, nandiyan sila mga kahito. Yan o, yun, malaki o. Yan, malaki na. So, at least may hinihintay tayo mga kahito. Balang araw, ilang buwan, may mabibinta na tayo mga kahito. So, sikap lang tayo dahil kahit yung mayayaman nga, sumisikap para maging mayaman. Mas lalong lumayaman. Tayo ay mahihirap, ay mas lalong magsisikap tayo. Kasi kung magtamad-tamad tayo mga kahito, paano na yung mga anak natin? Paano yung araw-araw natin na pangangailangan kung hindi tayo magsisikap? So baka sa susunod yung pinapisa natin na mga pray ngayon, may mga pray na naman tayo mga kahito, baka makapag-alaga na naman tayo doon kahit mga siguro mga 2,000, at is hindi tayo maubusan ng maibibinta na grower kahit papaano. May pumapasok din sa ating bulsa para sa pang-araw-araw natin na pangonsumo mga kahito. So, dahil tayo ay small grower pa lang, so ganyan talaga. So shout out sa inyo mga OFW Luzon, Visayas, Mindanao, kung hanggang saan man aabot yung video natin. So, shout out po sa inyo mga kahito. Magpapakain tayo ng ano natin mga kahito. Yung mga grower. Sa tingin ko may mga buntis na. Yan, medyo may mga feeds na medyo lumulutang. So, okay na yan. Pa-stop-stop na lang tayo. Konti-unti na lang mga kahito. Yun mga kahito, may nakuha tayo. Parang ito yung pang-apat. Yan. Na-overfeed yan. So, kunin natin yan mamaya. Ayan mga kahito. So, ito yung update natin. 1 week na mga kahito. Yung ating mga alagang hito. So, sabayan niyo ako mga kahito. Papakainin natin yung mga grower natin. Ayan mga kahito, yung mga grower natin. Yung mga breeder. Sa tingin ko mga kahito, may mga buntis na naman yata mga kahito. So, kaso wala pa tayong bakante na pwede pa anakan. Wag lang muna. Ayan sila. So, kain-kain lang kayo. So, hanggang may mga breeder tayo na inaalagaan, anytime po mga kahito ay makapagpaanak tayo ng mga fingerlings. Yan.
So hanggang dito na lang muna yung update natin mga kahito sa ating mga alaga. So shout out na lang sa ating lahat. Kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel at kayo po ay napadaan at gusto ninyo matuto paano mag-alaga ng hito, yung tamang diskarte, tamang pagpapakain, lalo na pag medyo hindi pa sila malaki, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kahito dito sa ating YouTube channel dahil may mga tips kayong matutunan paano yung diskarte sa pag-aalaga ng ating mga hito. So hanggang dito na lang mga kahito at good morning po sa ating lahat.